Eh ano na mangyayari ngayon sa ano, planta rito sa Brandon? Yun ang tanong. Hihiwalay, mag-iiba na ng pangalan yung ano, yung Brandon na plant dito, pero wala pa raw pangalan. Tapos ngayon, si May Pulip, magkakanya-kanya na raw sila. Are coming to one of Canada's largest food producers. Maple Leaf Foods. It's no longer going to be kind of this blanket company that covers all sorts of protein sources, we'll call it, Melissa, but now they're going to be spinning off its pork business. It's going to be a separate publicly traded entity, although there's no name yet for this pork company. I'm kind of interested what name they come up with, but Maple Leaf Foods will still retain about 20% ownership in that new company and says it will allow for maximum sustainable growth of its pork product offerings. And shares of Maple Leaf Foods today on Bay Street gained 8.7%, so I guess you could say investors are really excited about Maple Leaf Foods bringing home the bacon. Yun! Anong oras na magbabike pa raw yung asawa ko, kaya papunta na ako sa cementerio. Yeah! Nandun yung asawa ko sa may cementerio banda. Ay! Ang lamig! Alas 7 na eh. Sabi niya gusto niya pong mag-bike, kaya sundin natin. Alam mo naman yung matanda eh, kailangan sinusunod yun para hindi magaling. Joke lang, pareho kami matanda. Nasaan na raw siya sa sementeryo. Mga klas, ay mga kapitbahay namin. Para pa yosi-yosi lang sa labas ng bahay eh. Buti nga maganda yung panahon eh. Baka pumunta kami sa ano, sa amen, sa kilatol. Nanghiram ako ng tools eh, kasi nung ginamit ko yung sa IKEA. baka gamitin nila, wala silang gamit. Hindi pa ako nakakabili ng mga tools ko. Ano yan ah, alas 7 na ng gabi yan. Pero tingnan nyo naman, kaliwanag pa. Oh yeah. Ano, nakikita nyo ba, medyo smooth. Gamit ko yung ano, yung DJI mobile. Dahil wala akong gamit na ano, na camera, ito na lang muna. Wala lang, dito na tayo umikot. Hindi ko alam kung ano, hanggang anong oras na ang dilim, pero hindi siguro hanggang ano pa to, hanggang alas 10 pa rin to yung dilim. Mga pala, meron akong balita tungkol sa ano, sa Maple Leaf. Last week na ano ba to? Merong malaking change sa Maple Leaf Brandon. Ewan ko ah, hindi lang siguro sa Maple Leaf Brandon, baka sa Maple Leaf na ano pa, na ibang mga branches nila, ibang mga planta nila, ganun. Kasi ano ba to? Yung planta namin dito sa ano, yung planta namin dito sa Brandon, hindi na magiging Maple Leaf yan. Yun ang balita. Actually, hindi naman siya yung ano, hindi naman siya yung secret na balita, no. Nabalita na rin siya sa news. Yun nga yung pinakita ko sa inyo kaninang video. Oh, ayan ay asawa ko, di ba? Anis. Itong asawa ko, kung anong oras na, alas 7 na, saka pa nag-iaya mag-bike. Last trip din eh, no? Oh, ito pala ang kagandahan ng ano, na pang umaga ang pasok ko nga pala, pang umaga na ang pasok ko. 7 to, ngayon nagtitraining ako, 7 to ano ako ngayon, 7 to 3:30. Patulog-tulog sa pansitan kanina eh, sabi ko mag-bike na eh. Tapos yun nga, yung aking matinding balita. Alam mo ba yung balita ko, mami? Yung tungkol sa Maple Leaf. Aano na siya? Ano ba to? Oo. Yes. Balita to sa... Una, nabalitaan to sa loob ng planta. Nung naalala nyo yung nag-video ako na naka-ano ko. Ay, nag-video kami ng asawa ko na umabsent ako. Ano lang to, hindi naman to yung secret na balita. Balita na rin to sa ano, sa
ba to? Oh, sa local news dito. Actually, hindi lang naman nito yung apektado yung ano, pati yung Maple Leaf dito sa Brandon, di ba? Hindi ba yung ibang planta rin ni Maple Leaf ay maapektuhan nito, mami? Kasi di ba, magpo-focus na si ano raw si Maple Leaf sa kanyang ano food processing yun, di ba, mami? Ayun, CPG daw. Basta ano yung ibig sabihin nun? Oh, magpo-focus na raw si Maple Leaf sa mga processed food niya ngayon. Si yung ano rito, planta kasi dito sa Brandon. Eh ano to? Ano ba to? Yung baboy na simula sa baan, sa pagkakatay hanggang sa, 'di ba? Parang ano na bibitawan na ni Maple Leaf yung ganung ano. Kasi gusto nga nila mag-focus sa food processing na lang. Eh ano na mangyayari ngayon sa ano, planta rito sa Brandon? Yun ang tanong. Sabi nila, ano ba to? Hihiwalay, mag-iiba na ng pangalan yung ano, yung Brandon na plant dito. Pero wala pa raw pangalan. Tapos ngayon, si Maple Leaf, magkakanya-kanya na raw sila. Pero si Maple Leaf, part owner pa rin ni part owner ba ni planta rito. O may share pa rin siya sa planta rito. O 20% share pa rin si Maple Leaf. Pero yun nga, tatanggalin na nila yung pangalan nila sa planta rito. Magiging sariling entity na yung ano, yung planta rito. Kaya lang yun nga, wala pa siyang pangalan. Baka malay mo pangalan na niyan na Brandon Pork. Wala, hindi ko pa alam eh. Yun, pero yung mga haka-haka na baka yun yung dahilan na kung bakit hindi na tumatanggap ng mga butcher sa Pilipinas si Maple Leaf dito sa Brandon, eh kaya raw hindi kumukuha ng mga tao sa planta rito dahil nga raw doon, hindi pala yun. Walang katotohanan yung video na yun, no? Ay, walang katotohanan yung kasabihan na yun. Kaya malay nyo, in the future, eh maging malaki at maging successful yung planta rito ng ano, ng Brandon. Ano pa rin naman siya? Sabi sa balita, eh pareho namang ano, mutual yung ano, yung decision na yon, at para daw sa ikakaganda ng dalawang planta, ay dalawang kumpanya na, mami. Magko-concentrate lang sila sa kanya-kanya nilang mga ano. Oh, yun. Yun lang. Masakit na yung kamay ko, nangangawit yung paa ko. Oh, eh shit, wala akong dalang pera. For sale ba 'yan? Puta, akala ko for sale, bibili ko na sana eh. No? Maganda yung mga bahay dito, yo. Kita niyo ba 'yan? Di ba? Baka maganda yung ano ko ngayon, ha? O, steady yung camera ko ngayon, ha? Baka sabihin nyo na naman, malikot yan. Steady yan. No? Hindi ko alam kung ilang ano, minuto na to. So, yun lang naman yung bagong balita natin. Wala nang iba. Baka sabihin nyo na, nagchichismis na naman si Brandon Boy. Ano yun, talagang balita yun dito. No? Sige na. Hindi niyo marinig yung asawa ko, wala siyang mic kasi garagal lagi yung mic niya. No? Like, share, subscribe, yung mga ganun, love you rin. Sige na, paalam!